mga ating mga kapatid na yan ay may mga nagpi-prepare na sila ng kanilang, nakapag-compose na sila ng kanilang mga original composition. Amen. Meron na tayo rito mga composer, Sister Denise and Mommy Maribig. My God. Pwede na kayo. Akala ko pang TikTok lang yun eh. Pero ang ganda ng sayaw nila, hindi lang pang TikTok. Mga kapatid, Brother Matt, talagang ito ay talagang napaka isang kagalakan sa Panginoon, mga kapatid, na kayo ay makapaghandog ng awit sa Panginoon. Napakaganda rin ng ating praise and worship, mga kapatid. Napakaganda ng ating praise and worship at napakaganda rin ng ating yung ating sino nagpatotoo kanina? Brother Johnny? Si Sammy po at saka si Sister Maribig. Si Brother Ben. Si Brother Ben, yan. Yan mga kapatid. I heard na nakapagpa-inject na si Brother Matt at si Brother Ben, mga kapatid, ng kanilang first job sa kanilang vaccine. At mga kapatid, ako'y naniniwala na tayo ay magkakaroon din ng proper vaccination. At even if wala pa tayong vaccine, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay ating vaccine. Amen, mga kapatid. Kaya lagi mo nga halikan ng iyong mga, lagi nyo dadali ng inyong Bible, mga kapatid. Saan man kayo, bumili kayo ng maliliit na Bible, ilagay nyo sa inyong bag. Para pagka may katabi kang may virus, uubo-ubo, hawak mo na kagad ang Bible, Sister Isa. Because ang Biblia, mga kapatid, ito ay ating pananggalang laban sa mga gawa ng kaaway. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sister, before I proceed, mga kapatid, I just want to have a question to Sister Cynthia. Sister Cynthia, do you see me? Do you still see me here, mga kapatid? Yes po, Pastor. Okay. I just want to make sure, mga kapatid. Now, without much further ado, mga kapatid, our topic for today, ito, mga kapatid, ay pinamagatan nating pursue your dream. Pursue your dream. You see, mga kapatid, poverty, that's why I like us to pursue. Gusto ko, mga kapatid, na maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Walang sino man sa atin dito, mga kapatid, ang nagnanais na hindi maabot ang kanilang mga pangarap. You know why, Sister Elaine? Because poverty is an enemy to be destroyed. Kaaway yan eh. I cannot think of anything good about poverty. Poverty is heartbreaking. Poverty stops us from building big churches. Kaya marami mga churches ngayon, hindi makapagtayo ng simbahan. Mahirap ang simbahan. Hindi makapagmisyon ng mga tao. Hindi makapangaral ng salita ng Diyos. They cannot travel around the world to preach the gospel of the Lord. They cannot feed the poor. Hindi makapagpakain ng mga mahihirap. Hindi makapagprint ng Bible, mga kapatid, dahil sa kawalan ng pera. Hindi mabisita ang mga taong nakakulong sa kulungan. Yan ang problema ng kahirapan. May mga taong gustong-gusto, mga kapatid, na mahirap. Can I see, mga kapatid, pwede ko ba kayong tanungin, taas dito ang gusto na maging mahirap? Wala, di ba? The problem with fear, Brother Andres, poverty produces fear. Ang mga taong mahihirap, mga kapatid, yan ay takot na takot na mabigo. Takot na mabigo. Pero ito, mga taong, mga kapatid na ito, na mga mahihirap, minsan mapapansin mo, tama ang sinabi ni Brother Johnny kanina, sila pa yung mga taong ayaw makarinig ng prosperity, laws of prosperity. The fact that it was called laws or batas, palatuntunan, the structure how to be wealthy. It was designed by the Bible. Yan, mga kapatid, ay disenyo na sa Bible. But poverty produces fear. Ang kapatid, nakikinig ba kayo? Amen. Poverty produces fear. Pag ang isang tao ay mahirap, mga kapatid, natatakot tayo na itreat tayo ng mga tao badly because we are poor. That's why when you are going to preach about, well, sinasabi ni Brother Johnny kanina, he opened that term, prosperity gospel. Aba, mga kapatid, huwag tayo magalit sa mga tao nagtuturo ng batas ng kasaganaan. May mga tao nagtuturo, kasi nagpapayaman lang yung pastor na yan. Anong gusto nyo?
Anong gusto mong sabihin, Sister Maribik, ng isang dentista? Huwag kang mag-toothbrush. Anong gusto mong sabihin sa iyo ng abogado mo? Huwag mong pirmahan yung kontrata na yan. The dentist will always tell you how to manage, how to maintain your proper oral hygiene. And you're not gonna be angry to your dentist because he is the one telling you to do so. Kung ang doktor mo sinasabi na matulog ka, magpahinga ka, uminom ka ng vitamins, magagalit ka ba sa doktor? No. Pero maraming tao, mga kapatid, and I heard from many believers that they are very angry to people, to pastors, to minister who are preaching about how to succeed, how to prosper, which is not good, mga kapatid. Hindi tama, mga kapatid, na tayo ay nagagalit sa mga pastor na tuturo ng kasaganaan. Poverty produces insecurity. Ang taong mahihirap, mga kapatid, laging insecure. Amen. Walang lakas ng loob. Mahina ang kalooban. Magpunta ka ng Pilipinas. There are many people there, they don't want to go to school. Because mahirap sila. Yan ang problema ng kahirapan, mga kapatid. So the reason why maybe Jesus said in John 10:10, Jesus said, I have come. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you may have life and enjoy your life abundantly to the full. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. The problem with poverty as well, you start to question the truth about God. Pag ang isang taong mahirap, mga kapatid, ang mangyayari dyan, mga kapatid, you start to question God. Totoo kaya ang sinasabi ng Panginoon? Is it true that the God that we serve is the true source and our provider? Totoo kaya yung Philippians 4:19? Yan ang problema ng poverty eh. Kaya ayaw ko nang maging mahirap. Kaya Sister Cynthia, in February 14, I can still remember, Sister Isa, February 14, 2003, I left the Philippines. I left the Philippines. Even though I was working in a good bank, I was a professor, I'm taking my doctorate degree in the University of Santo Tomas, Manila, after finishing my MBA, Masters in Business Management Administration in Ateneo de Manila Graduate School of Business. It was good. But I could see myself, mga kapatid, that if I will maintain my career, I'm not gonna be wealthy. You have to pursue. Sister Ne, pursuit is an evidence. Pursuit is revealing that you believe. Pursuit reveals your perception about the reward. Pursuit. Because poverty brings fear. Nakakatakot, mga kapatid. Ang taong mahihirap, takot na takot yan na wala nang makain. Kaya hahangaan mo, Sister Arlinda, yung babaeng sarepta eh. Yung babaeng sarepta, it was an epitome of a Christian woman who believed in the man of God. She was poor. She was at the last meal. And yet the man of God asked for that last meal to plant that seed. Because poverty brings fear. Yung mga mahihirap, yan ang minsan hindi makapagbigay. Natatakot magbigay. But you see, mga kapatid, when we try to hold back our finances, we are cutting off ourselves to the supply. Ito yung problema ng poor, mga kapatid. The debt cycle of the poor never seems to stop. The cycle of poverty, mga kapatid, it keeps going round. Paikot-ikot lang ang buhay ng mga mahihirap. Mahirap ang lolo, mahirap ang magulang, mahirap ang anak. It keeps passing on to generation to generation. Kaya makikita mo, mga kapatid, maraming mga OFW ang nagnais na makapag-abroad. Because ayaw na nila ng kahirapan, Sister Alice. Sino naman ang gusto natin maging mahirap? Ayaw ko na maging mahirap. I told myself, when I was working in the bank, Sister Alice, I kept sending CV to Saudi Arabia kahit ka ako maging masumlang ako. Kahit maging karpintero lang ako, okay lang. Kasi naniniwala ako nung Sister Christie eh. Sino sa inyo? Hindi. Bakit yung nag-abroad?
Hindi ko siyang paniniwala mo, Sister Cecil. Makapaso ka lang. Makapag-abroad ka lang, Sister Christy. Sister Christy, sabi niya, 10 taon lang eh. Ngayon pa, 11 years na yata, nandito pa rin siya eh. Oh, naniniwala tayo mga kapatid. Because we have that kind of thinking and mentality na kapag ikaw ay nag-abroad, Sister Gay, mas maganda ang buhay mo. And the reason why we are here, nandito tayo sa abroad. But because ayaw mo kasing ipasa yung kahirapan eh. Ayaw mong ipasa yung kahirapan sa iyong magiging mga anak. Because there is a cycle of poverty, Sister Elaine. Meron siyang cycle eh. If you study, makikita mo ang pag-ikot, ang bola, ang ruleta ng kahirapan. Until you do something. Sister Cecil, the definition of insanity, according to Webster Dictionary, is keep doing the same thing and expecting a different result. That's insanity. Until you do something about poverty, poverty will remain. Now, I would like us to learn how to make poverty a history. You have to pursue your dream. You have to pursue your dream. A dream for me, mga kapatid, is something terrifying and amazing, yet worth pursuing. Ang isang bagay, mga kapatid, ay ang isang pangarap kailangang nakakatakot. But yet, there is an excitement. That's why ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Kung ikaw ay may mga pangarap, Sister Marcel Timilden, Sister Eugenia Dalwampo ng Pilipinas, kung kayo ay may mga pangarap, Sister Chet, you have to cut a picture of what you can become. Unless you see that in your vision every single day, Brother Andres. Every day you see that on the wall, your faith stirs up. It keeps working on. Lalong nananatili ang lakas at ang sarap, ang bango ng iyong mga pangarap. Ito ang sinasabi ko sa mga taga-London. Habang kayo, Sister Alice, ay nag-aalaga ng matatanda, pero nakikita mo ang larawan, the picture of your future is there. Because you want to pursue your dream. Marami kasi mga Pilipino, Sister Christine, ningas kugon. Kaya nausa sa atin ang kasabihan, ang mga Pilipino ningas kugon. Maganda sa simula. But the problem is, not many Filipinos have the spirit of pursuit. Madaling manghina ang loob. Mahina ang kalooban. You have no right to anything you have not pursued. Yan, mga kapatid, ang dapat mong sabihin. Pursuit is the evidence that you acknowledge the reward. Unless you understand the reward, mga kapatid, you will never pursue. Because pursuit is the evidence of your faith. Ito yung manifestation ng iyong pananampalataya, mga kapatid. Kapag hindi mo nahinabol ang iyong pangarap, ibig sabihin, wala ka ng pananampalataya. Because the manifestation of your faith is through your action, through your pursuit. The woman who was bleeding for 12 years, the manifestation of her faith, what was when she pursued, was when she wanted to touch Jesus Christ. And that moment, she received the healing. But many people don't dream big enough. May mga tao, mga kapatid, mahihina ang mga pangarap. May mga taong walang mga pangarap. Kaya sa mga dalaga dyan, ang mga nakikinig, taas dito ang mga dalaga na mag-aasawa. May tumataas, Sister Gay. Kung ikaw ay maghahanap ng iyong future lifetime partner, Sister Gay, ng Qatar, ang first thing na itatanong mo sa kanya ay ito. Of course, tatanungin mo, mahal mo ba ang Lord? Isa yon. Pero isa rin sa isang dalaga at mga binata mag-aasawa, tanungin mo, ano ang pangarap niya sa buhay? Mahirap mag-asawa nang walang pangarap. Kaya minsan ang mga magulang, ano ipapakain niya sa iyo? Wala naman trabaho. Di ba, mga kapatid? Let's be practical about this. Ang iba kasi, nagmamahal na lang. Pastor kasi very thoughtful. Pastor, napamahal na ako kasi maputi ang ngipin. Pastor, napamahal na ako kasi ang ganda ng buhok. Bagong plancha lang yan, kakaribad lang.
Pero ang buhok niya talaga kinky, kulot na kulot. Kaya lang every time na meron siyang inilalagay sa buhok, pinaplancha. Kaya huwag kang madala sa panglabas na anyo. Tingnan mo ang pangarap niyan. Baka mamaya wala lang pangarap. Amen mga kapatid. But many people don't dream big enough. Kaya hindi sila nagtatagumpay. Wala silang pangarap. Sister Alice, in 2003, I still remember that dream. When I stepped the first step of Cathay Pacific, 8:05 p.m. Sabi ko sa sarili ko, Lord, nabigyan ako ng 3-day visa, Sister Christy. Dapat aalis na ako ng United Kingdom February 17. But at February 14, 8:05, that's my flight, Cathay Pacific. I can still remember. You have to have a picture of where you came so that you appreciate of where you're going. I remember. I said to myself, Sister Alice, I'm not going to go back. I'm not going back. Hindi ako babalik. That my life is still the same. 3 days. Alam ko, Sister Alice, that 3 days that was granted to me because my route, actually, my final destination is America. I supposed to be attending a convention, church convention. But I said to myself, that 3 days, Sister Ne, is going to change the ball game of my life. I'm not going to go back. Hindi na ako muling babalik. I had my dream. What about you? What is your dream? May mga pangarap pa ba kayo, mga kapatid? Remember that Jesus Christ gave you His word. You are an overcomer. You are more than a conqueror. Taas ang mayayaman, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong sarili, ikaw, i-unmute nyo ang inyong mga microphone, mga kapatid. Ikaw, ako. No. Huwag mo sabihin ako. Huwag mo sabihin ako. Ituro mo ang panuro mo, Sister Alice. Ituro mo ang sarili mo. Sabihin mo, ikaw ay mayamang mayaman. Hello mga kapatid, ulitin natin mga kapatid. Ituro mo ang iyong panuro. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw. Nope. Mga kapatid, you have to listen to the instruction. The instruction is clear. The instruction is clear, mga kapatid. Huwag mo sabihin ako. Ang sabi ng instruction, Sister Elaine, ikaw. Sabihin mo sa sarili, ituro mo yung panuro mo, ikaw. Sabihin mo ang pangalan mo. Ay mayamang mayaman. Anuman. Sabihin natin, anuman. Mga kapatid, meron tayong background. Sabihin natin mga kapatid, the devil, you know, you see mga kapatid, every time you hear this kind of preaching, the devil is going to try to steal. The devil is a liar. The devil's job is to steal the words from you. Do not be disturbed. Sabihin natin mga kapatid, uulitin natin, ako. This time, ako ay mayamang mayaman. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Let us mute our microphone. You have to uncover, mga kapatid. You have to uncover and unleash the mark of a champion in you. Kailangan mong makita yung isang totoong nagtatagumpay sa iyong buhay. You have a role to play to the plans of God. Kaya ito lagi yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. You have a role to play in the plans of God. Huwag mong sabihin na maganda ang plano ng Diyos. Yes, maganda ang plano ng Diyos. But you still have a job, mga kapatid. You have a job to believe. You have a job to do the plans of God. Meron kang role to play. It's not enough, mga kapatid, na maganda ang plano ng Diyos. Yes, maganda ang plano ng Diyos. But you have to do and you have to pursue your dream. Now, mga kapatid, why is it important? Why do you think it is important to pursue our dreams? Bakit mahalaga, mga kapatid, na maabot natin ang ating mga pangarap? Number one, they make
life worth living. Your dreams can make you a better person. The fulfillment of your dreams can make life worth living. The fulfillment of your dreams, Sister Elaine, makes you excited. Nakaka-excite yung pangarap mo. Amen ba, mga kapatid? Amen? It makes worth life worth living. They make you awake at night. Keep dreaming. Seeing that picture of a nice house. Kaya maganda itong ginagawa ni Sister Cecil Kuwanag. Sabi ko sa kanya, Sister Cecil, what you're doing, you have to persist. You have to pursue. Keep taking pictures, the photographs of your dreams. Without a dream, we are nothing. Ang taong walang pangarap, Sister Alice, yan yung mga taong walang kakwenta-kwentang kausap. Amen, mga kapatid? Amen. Ang mga taong walang pangarap, walang kwentang kausap. Kasi pagkausap mo yan, walang kakwenta-kwenta. Ah, naku, bibili ako ng ganito. Mag-iinvest ako sa stocks and share. Naku, huwag ka nang magbumili ng ganyan kasi babagsak na. Mababa ang presyo ng palitan. Naku, bibili ako ng real estate investment. Naku, ang daming binabayaran dyan. Huwag ka nang bumili dyan. Yung mga taong yan, Sister Alice, these are people who have not achieved greatness. When I used to sell properties in 10, 15 years ago, naalala ko yung isang tao na I used to sell condominiums. And the reason why I have many condominiums because I believe in the properties. Mga kapatid, papag-aralan natin yan. Paano naging multimillionaire si Pastor Don. Okay? Because Pastor Don is not just a preacher. I'm a lawyer, I'm an entrepreneur, and businessman as well at the same time. That's why, mga kapatid, sabi ko sa babae, ah, tita, bilhin na po kayo ng condominium sa Heart of Makati. Kasi Makati pang binibenta ko noon, Sister Elaine. Tapos may nakita-kita ko doon na nagsisigarilyo na sabi niya, naku, wag kang bibili ng mga property dyan sa Maynila. Maraming ganito, ang mahal-mahal niyan. Sabi ko, tita, ang presyo ng property, that was 2010, 2009, Sister Judith, ay parang mga 5,000 pesos per month. Sabi ko, tita, whatever you do, whether you invest that money or not, that 5,000 pesos will go somewhere else anyway. May pupuntahan at may pupuntahan ang 5,000 mong yan. Mawawala at mawawala yan. But if you have a dream to become a millionaire and change your lifestyle, you are going to plant that seed. The problem with many people, Sister Elaine, is that people do not plant the seed. Kinakain nila, mga kapatid, ang buto. They are eating the corn. Yung corn na yun, mga kapatid, according to my research, yung buto na ito, mga kapatid, ito palang isang buto, Sister Arlene, yung buto ng mais. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Yung isang buto na yon, Brother Matt, yung isang buto ng mais, di ba may buong buwig, may isang buong mais, yung buong cob na tinatawag. Yung isang buto, yung isang butil ng mais, mga kapatid, ang kaya pala ng isang butil ng mais na yon, Sister Arlene, ay isang sanga ng mais. Sister Elaine, nakikinig ka? Yung isang sanga ng mais na yon, Sister Elaine, kayang magbigay ng apat na mais, apat na cob ng mais. At yung apat na yon, mga kapatid, kayang magtanim ng isang malaking lupa para makapagbigay pa ng marami pang mais. But the problem with many people, Sister Cynthia, they eat the seed. You see, Sister Alice, the reason why, could it be the reason why that Jesus is telling us to become farmers? In the New Testament, in the Old Testament, there are very limited professions that were displayed. Architects, architectural, fishing, agricultural. God is teaching us to plant the seed. Sabi ko, tita, naniniwala ka dyan? Sabi ko, tinanong ko yung babae, nagsasabi na mahal-mahal. Sabi ko, tita, tanong ko po kayo, ilan na po ang kondo nyo? Ay, wala nga akong kondo eh. Kaya nga po, kaya wala kayong karapatan mag-advise dahil wala pala kayong investment. Paano ko makakapag-advise to something you don't have?
You cannot teach something you do not practice. And tapos magtanong sa akin, ikaw po, ilan na po ang kondo mo? Ah, ako po, meron po akong isang penthouse sa May EDSA. That was 2007 pa. Ay, ilan ang bedroom? 3 bedrooms po, 65 square meters. Magkano pinapausahan? Eh, nung panahon yun, 25,000, malaki na. Ano yun, fully paid na ba yun? Opo, fully paid na. Magkano po ang presyo nun? 5 million po. Ah, meron pa po akong isa sa Makati o dalawa, tatlo sa Makati. Ah, ganun ba? Ay, mayaman ka na pala. Ayun po ang sinasabi ko sa inyo. Paano kayo yayaman? Ang utak nyo, utak ka lang ka. Nag-a-advise ko yun na mahal. Eh, ito hindi talaga kaya yayaman. Because you don't plant the seed. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. You have to pursue your dream. Amen, mga kapatid? Without a dreams, we are nothing. Ang sarap, mga kapatid. Ito ang sinasabi ko, mga kapatid. Masarap ang buhay mayaman. Amen ba, mga kapatid? Masarap ang may pera. Alam mo yung, hindi ko sinasabi, Sister Judith, na dapat ikaw ay magsisigaw dyan sa Facebook na mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Ito, payaman ako ng payaman. Bakit? Hahabulin ka ng mangungutang. Sister Lorraine, kaya ang kayamanan, tahimik lang. Ikaw lang ang nakakaalam. Tayo lang dito sa church, mga kapatid, Sister Edna. Kasi pag sinabi mong mayaman, Sister Edna, may... Amen ba, mga kapatid? Alam na this. Huwag mo nang ipagsigawan. Pero tapatin na natin, mga kapatid, iba ang taong may pera. Iba ang taong natupad ang kanilang mga pangarap. Iba ang takbo, iba ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng mga taong mga purdoy, alam mo sa Batangas, mga kapatid, yung purdoy, naku, ang init sa ulo niya, nakakabwisit yan pag araw-araw. Nakakainit ng ulo, pag-ising mo palang, wala kang pera. Naku, kahapon nanonood ako ng TikTok sa GMA7, yung katatawa na nanonood kami ni Sister May, yung mga TikTok. Yung isang pinakasikat na TikTok noong 2020, Sister Arlene. Isa sa pinakasikat na TikTok noong 2020, yung babae na binuksan niya yung kaldero, tapos walang lamang kanin yung kaldero. Oh! Talagang naman sabi niya, ah! Parang may slow motion pang ganon. Mang kapatid, mahirap. Mahirap, tama sabi ni Erap. Mahirap ang maging mahirap, mang kapatid. At ayaw ko, kapatid, na mabuhay kayo sa kahirapan. Gusto ko, mang kapatid, tayo ay magkaroon ng pangarap. The good thing about, mga kapatid, ito pa maganda sa... Mga kapatid, nakikita niyo po ba ako dyan? Nakikita niyo pa ako, mga kapatid? Yes, po, Pastor. I just want to make sure, mga kapatid, na nakikita niyo ako. The good thing about having a dream is that you can be an inspiration to others. People will listen to you. Achievement reflects success. Amen, mga kapatid? Ang isang taong nagtatagumpay, minsan ang maraming taong na, maraming hindi naman natin sinasabi na yung mga mayayaman, yung nagtatagumpay, hindi natin sinasabing lagi silang tama, minsan may mga mali din yan. Pero ang isang taong tagumpay, mga kapatid, laging pinakikinggan ng kapwa. Tama ang mga mahihirap. Minsan tama ang sinasabi eh. But because mahirap, hindi pinapakinggan. Amen, mga kapatid? Nakikinig ba kayo? Amen, mga kapatid? Because Amen. Achievement reflects wisdom. Ang taong nagtagumpay, yung mayayaman, ay, pinapakinggan. Ano po ang sabi nyo? Ah, ito, kahit na mali, sinasabi ng mayaman, di natin sinasabing dapat mali. Pero, for the purpose of our context na ating pinag-uusapan, mga kapatid, achievement reflects wisdom. Magiging inspirasyon ka, Brother Andres, ng mga taong nasa Pilipinas. Pag tinanong, Sister Ne, nasaan ang iyong mga pinaghahanap buhayan? Ay siya, tayo mga kapatid ay magpunta sa Bagalangit. Makikita mo ang aking mansion doon. Hindi ko sinasabing dapat magyabang tayo eh. Alam mo, iba ang pagyayabang at iba ang pagkakaroon ng naipon, nakapagpundar. Bakit? Sister Maricel, Sister Jocelyn Tumilden, Maricel Tumilden, hahanapin palagi sa atin ang mga tao, ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng Diyos. Where is the fruit of your labor? That's why I'm telling you, mga kapatid, you have to pursue your dream.
Kapag ikaw, pag nabot mo ang pangarap mo, mga kapatid, nagbibigay ka ng pag-asa sa kapwa. Ay, pupunta ako ng Amerika, pupunta ako ng London, pupunta ako ng Australia, pupunta ako ng Macau. Saan kaya ang pipiliin ko? Ay, hindi. Alam mo yung si sister, no? Si sister Cecil, nagpunta yun ng London eh. Abay, biruin mo, nakapagpagawa ng, nakabili ng 5 million na bahay sa may Cagayan de Oro na pagkaganda-ganda ng gate. Ha! London ako. Nagbibigay ka ng pag-asa, nagbibigay ka ng inspiration sa iyong kapwa. Gusto ko mga kapatid na pag-usapan kayo. Because alam mo, Sister Lorraine, pagtapos ng buhay mo, at lahat naman tayo ay matatapos, I want the next future generation to talk about you. What are they gonna be talking about you? Imagine you were on the coffin. Imagine you are at the funeral wake. What will be the people talking about you? Ayan si Lorraine, ano yan? Grabe ang fighting spirit niya. Itinapon niya sa Qatar, yan si Arlene na yan, tinapon niya sa Kuwait, tinapon niya sa ganito, tinapon niya sa ganito. Yan si Christy, tinapon niya sa Taiwan, sa Korea. Kahit saan mo itapon niya, tumutubo yan. Small but terrible. I want the people to talk about you, your achievements. I want people to talk about you that you have managed to pursue your dreams, mga kapatid. I want you to display the glory of God. Because when you have achieved your dreams, the glory of the Lord is displayed. Nakikita ng mga tao, Deuteronomy 28, at tatawagin kayo ng maraming bansa na mapalad. Mapupuri ang Diyos dahil sa iyong mga tagumpay. Ay kung tayo walang naabot, anong gusto niyo mga kapatid? Kaya tama, sabi ni Pastora kanina sa main church, kaya mga kapatid, I'm encouraging you to also attend the main church. Ang sabi ni Pastora, mga kapatid, bibili kayo ng malalaking bag. Ha, mga kapatid? Bumili kayo ng malalaking bag. Amen ba, mga kapatid? Huwag kayong bibili ng LB. Alam mo yung LB, Sister Cecil? Ang LB, yung lumang bag. Huwag kang bibili ng lumang bag, Sister Arlene Lusong. Bibili ka, Sister Arlene, ng bagong bag. Amen ba, mga kapatid? Ang sabi ni Pastora, bibili ka ng bagong bag. Louis Vuitton. Amen ba, mga kapatid? Amen. Huwag kang bibili ng mga... Minabili kasi sa atin ngayon, may bagong brand ngayon, Sister Pastora Madeline, sa Bicol ngayon. May nakita akong brand, YSL. YSL. Yari sa Laguna. Brother Ben. Original. Meron pa mga bench. Ang bench niya, Sister Arno, ang bench niya is B-E-N-T-Z. Alam mo mga kapatid, ang isang anak ng Diyos, hindi kayo mananatili sa mga fake at mga class A na mga product. You're designed to buy a brand new bag, signature bag, because kayo ay pinayayaman ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Kayo mga kapatid ay magiging pagpapala. You can serve as their example and the reason why they should give it a try. You can help them, coach them, and encourage them to keep going. Yun ang maganda sa mga tao nagtatagumpay eh. Magiging, meron kang say. Pag nagsalita ka talaga, Sister Alice, ay, di. Pakinggan mo si Alice. Kasi, nagtagumpay yan eh. Yun ang kagandahan doon, mga kapatid. And thirdly, mga kapatid, you can provide for your family. The good thing about you achieving and pursuing your dreams, you can provide for your family and you can be a blessing to the kingdom of God. Magiging pagpapala ka sa iyong pamilya. Hindi yung kumikita ka lamang. May mga tao na, ay, Pastor, okay na ako dito 3 times a day. Okay na ako rito, nakakabili naman ako ng tama lang. Pero hindi eh. The reason why God put you here, the reason why God has created you, is so that you can provide for your family. Maging pagpapala ka sa iyong pamilya. Pag may tumawag sa iyo, Ate Madeline, wala na akong pera din eh, bahiting-bahite. Magkano ang kailangan mo? Kailan mo kailangan? Ora mismo, nasa remittance center ako. Walang tinatanong magkano exchange rate, wala. Pag pumasok ng mall, Brother Galileo Casia, pag pumasok ng mall si Sister Irene, sweetheart, babes, gusto ko itong bag na to. Sige, bilhin na natin. Hindi mo natitingnan ng presyo, baka mahal. Doon muna tayo sa kabila, baka mas mura. May mga Kristiyano kasi mahilig sa hiling. Hiling ng hiling.
kayo magtitinda, hindi na kumita. Yung mga naglalako ng mga isda, ng mga gulay-gulay, magkano gahawaray? Ay, arihoy yan eh, 100. Ako eh, hindi ka pwedeng 50 na lamang. Ayaw nang pakitain ng mga nagtitinda. Gustong laging kulang na lamang ikuhanin na pati tubo. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi mahilig sa ilang. Hindi may, may mga taong, may mga Kristiyano, mga born again na. Nabili na, may, oh, may nagta-thumbs up na dito, oh, si Sister Cez. Sabi ko nga sa inyo, may nabili na siniguelas. Pwede kang mahiling. Eh kain ng kain, hindi pa natatapos ang pagtatakal ng isang kilong siniguelas. Eh kinakain na yung kinakain na ng kinakain, nakailan na. Eh ilan naghahon na kain ninyo? Eh siya kalahating kilo. Eh siya, yun ho, idadagdag ko na din eh. Babawasin ko na. Amen ba mga kapatid? Ang mga born again Christian, Sister Maribig, hindi mahilig sa tawad. Magkano ang presyo? 100 piso? O sige, are, meron pang 50 pesos tip. Oh, keep the change. Ganon. Pagkakain ka sa mga restaurant, laging hindi yung pati 5 kinukuha pa. Sayang din, are. Nag-aari mo na yung konti na laang piso na nakalagay doon sa tip na ano, kukuhanin pa. Sa halip na maglagay pa doon, si Pastora, kaya gustong-gusto yan ng mga security guards ha, doon sa Maynila. Pag nakita ang sasakyan namin, naku, nag-uunahan yung mga driver, naku, yan si Mrs. Magsino. Napakabigay, napakaano niyan. Ay si Bishop, eh, minsan eh, bakit ka naman binigyan mo ng 300, ng 500? Eh, kay bumaling laang eh, may 500 na. Abay, hayaan mo na maging pagpapala ka. Alam mo mga kapatid, maganda sa atin na tayo ay naabot ang ating mga pangarap, Sister Lorraine, upang maging pagpapala tayo sa iba, sa ating pamilya. Amen mga kapatid, huwag na ninyong bibilangin. Pag nagbigay kayo sa inyong pamilya, huwag na yung, ay, ito yung, may utang ka na sa akin na, laki-laki na ng utang mo, nakalista rin din eh. Magbabayad kayo. Huwag mo nang ililista, lalo na sa pamilya. Hindi yung iinteresan mo pa. Alam mo nang walang pambayad, lalo mong gagalitin, lalo mong ipuprovok. Pag nangutang, hayaan mo mangutang, hayaan mo maging pagpapala ka, because that is the reason why God has blessed you so much. Para maging pagpapala tayo sa ating pamilya. Alam niyo mga kapatid, ito ay, ayaw ko sanang isiri ito eh. Ako ay, alam niyo yan mga kapatid, I am a very private person. Tinanong ko yan kanina kay Bishop kung okay lang. At ayaw ko magmalaki kasi ayaw ko yan eh. I hate arrogance, I hate pride, I hate, ayaw ko ma-expose eh. Pero minsan mga kapatid, dumarating sa mga pagkakataon na kailangan din nating sabihin sa tao kung ano yung ating, kasi paano kami mangangaral, Sister Cecil? Do you think if Pastor Don is preaching about prosperity, tapos si Pastor Don ay nakatira sa isang bahay kubo, kaya alam mo, ayaw ko yung kanta na yan, Brother Matt, yung bahay kubo kahit munti. Ayaw kong kantahin yan eh. Maraming kami mga Pilipino, laging kinakanta yan. Bahay kubo kahit munti. Kaya maraming Pilipino, Sister Cynthia, hindi na magkaroon ng magandang bahay. Kasi lang nilang kinakanta. Laging sinasabi na, maghapong nakayuko. Bakit kailangan tayo maghapong nakayuko? Hindi pa pwedeng maghapong nasa Starbucks? Hindi pa pwedeng maghapong nagbabasa ng dyaryo, nagbabasa ng Bible, na nagta-travel around the world? Bakit kailangan nating maghapong nakayuko? Bakit kailangan nating ipakita sa buong mundo ang mamatay ng dahil sa iyo? Bakit kailangan kong mamatay? Brother Matt, kailangan kong mabuhay! Ayaw kong mamatay ng dahil sa iyo! Gusto kong mabuhay ng dahil sa iyo! Amen mga kapatid. Kaya alam, marami mga curriculum sa Pilipinas ang dapat palitan. Hindi tama ang ating mga kinakanta. Dapat sa lagi natin kinakanta yung mga maling kanta eh. Alam niyo mga kapatid, nasabi ko na yan, pero I have been always desiring. Lagi ako nangarap mga kapatid na magkaroon ako ng maging pagpapala ako sa aking mga kapatid, sa aking magulang. At mga kapatid, last week I was, mga kapatid, it was not rehearsed. Hindi kami nag-usap ni Pastora. And ayoko yan. Ayokong ma-expose. Ayokong, gusto ko silent lang tayo eh. Ayoko kasi ng ganun eh. Pero gusto ko magkaroon din kayo ng ganun pananaw sa buhay. Gusto ko mga kapatid na maging pagpapala kayo sa inyong mga magulang. And until now, mga kapatid, until now, hanggang ngayon mga kapatid, kahit na malala, matatanda na sina mami at dad, ako mga kapatid ay nagpapadala pa rin. Not because they need, but because, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, it is my greatest joy, my greatest honor na masuportahan ko ang aking mga kapatid.
Kahit naman kapatid ko, may mga trabaho na yan. May mga asa-asawa na yan. At hindi naman nila talaga kailangan dahil, lang, dahil naman lahat naman kami naghahanap buhay. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, naging kagalakan ko na makapagbigay. You see, Sister Elaine, when you are a channel of blessings, kapag ikaw ay source ng pinanggagalingan ng pagpapala ng ibang tao, God will not allow you to run out. Hindi hahayaan ng Diyos, Sister Arlene, na ikaw ay magkulang. Sister Ne, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay magkulang because God is relying upon you na ikaw ang magiging simula, ikaw ang magiging flow, magiging source, pagdadaanan, pagmumula ng mga pagpapala ng iyong pamilya, ng iyong mga kapatid. Ikaw ay magiging hero. Ikaw ay magiging bayani. Ay hindi, nandiyan si Kuya Matt. Hindi tayo pababayaan ni Kuya Matt. Mira. Kaya pag dumating ka sa Pilipinas, talagang kulang na lang may banderitas at may musiko pa. Pag dumating ka, Sister Ali, sa Pilipinas, magkakaroon doon mabuhay. Bakit? Eh, lahat ng ginagastos nila galing sa iyo eh. Amen, ma'am, mga kapatid. At pag nagbigay naman kayo, mga kapatid, huwag mo na laging ipamuka ng ipamuka sa iyong mga, huwag na. Alam naman nila yun eh. Ayun, mga kapatid. Kaya gusto ko maabot ninyo ang inyong mga pangarap para kayo ay maging pagpapala sa gawain ng Diyos. You see, mga kapatid, God is blessing you not just for you to be blessed and for the sake of blessing, but God is blessing you so that you become a blessing to many others. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na kayo ay maging blessing din sa iba. Ano pa, mga kapatid, ang kagandahan sa isang pag-abot ng isang pangarap? Because you are working in a job you hate. And because you are working in a job you hate, it makes the day go slowly. Kaya, mga kapatid, you know, for many, many years, ako, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, I normally go to office, to my office once a year. Nandun ang sekretary ko, nandun na, I never go. My boss keeps telling me, Don, when are you going to the office? I don't know. Because I don't work. I love my job. Sister Lorraine. I never go to office. I have my table there. I have my secretary there. I have everything. But I never go to work. Because I have learned. I have achieved my dream. At yun ang pinakamasarap, Sister Cecil. Yung, isipin mo na lang yon, Sister Arlene, one day. Amen. Sister Cess. Sister Risa of Norway. Amen, mga kapatid. Sister Marife ng Israel. One day, pag-uwi mo ng Pilipinas, ayaw mo na magtrabaho uli. Magkaroon kayo ng pangarap. Magsimula kayo ng something. Huwag kayong manatili sa ginagawa ninyo. Kasi mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, sabi ko sa inyo mga kapatid, sabi nga ni Pastora, I used to be a professor in Letran University, Letran College in Manila. Isa sa mga tinuro ko sa mga estudyante ko, Sister Marivic, is never allow yourself to keep working for the rest of your life. Because working will not make you rich. Magkaroon ka ng second income or third income, fourth income. Bakit, Brother Andres? Kapag ikaw ay nagtiwala lamang sa iyong sarili lakas ng paghahanap buhay at hindi mo inabot ang iyong mga pangarap, you will remain a laborer for the rest of your life. Walang yumaman dyan. Wala. Malibang magsimula ka sa isang bagay, magnegosyo. Kasi yung trabaho, maganda yan eh. Hindi ko sinasabing masama. Amen, mga kapatid. Sister Judith, Sister Juday, hindi ko sinasabing masama ang paghahanap buhay. Maganda ang paghahanap buhay. Pero magsimula ka ng isang bagay that will generate your income para dalawang makina ang tumatakbo. Hindi pwedeng isa lang. Bakit, mga kapatid? Pag isa lang makina ang tumatakbo, Brother Andres, at bumagsak ang isang makina, wala na tayo. Kaya kailangan maraming makina. Yun ang susi ng mga mayayaman. Hindi lang isang makina tumatakbo, mga kapatid. Kaya gusto ko maabot nyo ang inyong mga pangarap, mga kapatid. Get excited. Get excited about your day. Amen, mga kapatid? The reason why when we won a litigation against a big company, which Pastora has told you, sabi ni Sister May, Baby, pwede na tayo mag-travel. Pwede na tayo pumunta sa ganung bansa. Ay, naku, ayoko. Bakit, Sister Elaine? Ayokong ubusin yung... Kasi ang daling ubusin ng pera, Sister Elaine. Yes!
It was beyond our dreams. Pero now, I will delay my gratification. I invested that money. Sabi ko, no baby, mag-away na tayo dito pero hindi. I will stand. Ito ay itatanim ko. Sister May, nandiyan mo si Sister May. Sorry, Sister May. Alam kong tinanim ko yun. And mga kapatid, alam nyo, now, we are employing 17, 18, 19 employees. Ngayon lang kapatid. And we have a hotel. Out of that amount, I managed to buy a 31 bedrooms hotel in Bicol. Somebody's buying it. We went to a bank, DBP, and DBP is giving us 65 million for the hotel loan. So we're going, no, I'm not gonna borrow money because I have achieved my dreams. And this is the beauty of you having a dream. Pag nabot mo ang pangarap mo na yun, Sister Arin Eliza, amen mga kapatid, yung pangarap mo na yun, mga kapatid, you will get excited. No one is going to follow your dreams except you. Walang gagawa niyan, Brother Ben, kundi ikaw lang, Sister Lorraine. Walang gagawa niyan, Sister Gay. You are the only one who is the captain of your ship. If it's to be, it's up to me. Maraming mga pastor ayaw maniwala dun eh. Eh bakit sinabi ng Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things. Secondary, hindi ko sinasabing wala ang Diyos eh. No, it's there, of course. But God requires a participation from you. Amen, mga kapatid? Kailangan mong gawin, mga kapatid. You have to pursue your dreams. And the good thing about pursuing your dreams, you are going to be finally happy. Amen, mga kapatid? Brother Andres, kapag nabot mo na yung iyong mga pangarap, magiging masaya ka. Ang sarap ng feeling. Kaya nga gusto ko, Sister Gay, eh, nakita mo ba sa Facebook yung babae na masakit ang ulo? Sabi niya, sweetheart, nasakit ng ulo ko. Pagdating ng asawa niya, tinapala ng pera sa noo. Ay, sweetheart, ang ganda. Wala na akong sakit. Hallelujah. Oh. Iba ang nagagawa ng pera, Brother Andres eh. Lalo na sa mga kababaihan. Ay, ang hirap niyan, mga kapatid. Sa mga kalalakihan dyan, Brother Johnny. Pagka ang babae ay may pera, ang ganda ng araw. Kaya mga kapatid, amen. Ayan, ako nag-i-amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Maganda, mga kapatid, ang naabot niyo ng inyong mga pangarap. And mga kapatid, the good thing about pursuing your dreams, you can prove your detractors, your bashers wrong. Marami kasi hindi naniniwala. Si Cecil Kuwanag, si Arlene Sinon, na dati magtitinda lamang ng burger, makakabilang ektaryang lupa sa Masbate, magiging governor? You must be joking. No! You can prove them wrong because God allowed you to achieve your dream. Kaya maganda, mga kapatid, meron kang mga pangarap, mga kapatid. And it will make your family, it will make your parents proud of you. Amen, mga kapatid. Brother Andres, kapag nabot mong pangarap mo, ay hindi. Meron ko anak na taga Italy eh. Alam mo sa mga usapan, sa mga tinda-tindahan sa atin, ikaw na lang ang laman ng usapan nila, wala silang bukang bibig. Kundi ang pangalan mo, bakit? Eh, grabe, pinadala ng anak ko eh. Nagpadala ng 100,000, eh, kailangan ubusin ko raw sa isang buwan. Dahil sa isang buwan daw uli, eh, may padala uli. Sarap! Bakit? Proud! Mami, magpunta ka sa ano, sa Mitsubishi Batangas. Bakit anak? Ano gagawin ko doon? Basta mami, mayroon akong ipapamit sa iyo. Ito ang sabi ko kay Sister Denise nagpa-part-time pa sa akin. Dahil siya nag-aaral na ngayon eh. Sabi ko, Sister Denise, the first job that you have to do before you marry is to buy your mom and dad a house and lot. Buy your mom and dad a car. Amen, mga kapatid. Mami, punta kayo sa, sabi mo, Sister Gay, Daddy,
Papa, punta kayo sa ano, sa Honda Cars, Lipa City Branch. Bakit? Eh, basta daddy, may papamit lang sa meron ng kaibigan doon. Ah. Pagdating doon ng ni Brother Raquel. Ah, kayo po ba si Mr. Masangkay? Oh, ako. Ito po, pinibibigay po ni Sister Gray, ni Sister Gay. Ano ito? Susi po. Ito po ang kotse nyo. Oh my God! My God! Mga kapatid, you have to bring joy to your family. And that is the greatest joy of achieving your dreams. Mami! Mga anak, magpunta kayo sa Lisandra Heights ng Camellia Homes, Cagayan de Oro. Bakit mami, ano meron doon? Basta may papakita ko sa inyo. Mag-viewing lang kayo. Bakit? Basta may gate doon, magbubukas. Sasaludo sa inyo. Good morning. Ah, ako po ang anak ni Cecilia Kuwanag. Ah, doon po, sa Block 37, Lot 1. Ano po ito? Ito po ang bahay ninyo. My God, mami, bakit bumili ng bahay? Dati-dati, bahay ko mo lamang ang bahay natin. Mami, dati-dati, pagka umuulan, naghahanap tayo ng timba kasi yung tumutulong ulan, mga kapatid, sinasalok natin. Pero ngayon, mami, kahit umulan, wala nang tumutulo. My God. Your family will be proud of you. Amen, mga kapatid? And it will make you proud. Pero huwag ka naman maging mayabang. Yung mga ibang tao kaya ako, ang ibang tao kasi nagyayabang. Nakabili lamang ng isang tricycle. Salamat sa Diyos, katas ng Saudi Arabia. Anong katas ng Saudi Arabia? Katas ng Diyos yan. Amen, mga kapatid? Ang iba ay magpo-post agad sa Facebook. Katas daw ng ano. Naku. Mga kapatid, hindi. Lagi mong pasasalamatan yan, Sister Bebing. Kaya maganda sa mga nagkakaroon ng bahay, mga kapatid, ng mga magagandang buhay, lagi mong pinapupurihan ang Panginoon. Ano pa, mga kapatid? You only live once. You see, mga kapatid, I remember one of the ambassador that I have met because I used to top sales. I was very good in sales, Sister Alice, when I was a sales agent. And one of the rewards of being a top salesman is to meet the chairman. I met one of the ambassadors of the Philippines in China. We had a lunch. At yung lunch na yun, kaming dalawa lang. Kasi isa yung sa mga reward namin eh. Sabi niya sa akin, Don, you know what? You only walk in this life once. Isang beses ka lang lalakad sa mundong ibabaw. You have to make sure that as you pass through this life, siguraduhin mong maabot mo ang iyong mga pangarap. You only have one chance. Tinandaan ko yung mga kapatid. Sabi niya, life is short. Sabi niya, our days are numbers. Why do you have to do things that you don't love? Tinandaan ko yung mga kapatid. Sabi niya sa akin, you have to dream big. I know that you are going to achieve much more than this. Hindi lang ako ang makakadinner mo. Marami ka pang maaabot sa iyong buhay. Ang ganda! Alam mo, pag nakakausap mo yung mga matataas na tao, Sister Alice, doon ka makakakita ng lakas eh. Pero pag ang kausap mo lagi, Brother Matt, yung mga maliliit, yan ang mga mahilig manira. Ayaw nilang magtagumpay ka. Amen, mga kapatid? So we have to achieve our dreams, mga kapatid. We have to pursue. You see, mga kapatid, God's response to faith and pursuit. Because ito nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, kanina, you do not deserve anything that you did not pursue. Kapag hindi mo hinabol lang yung pangarap, Sister Elaine, walang haabol niyan. The Magi's, ito mga matatalinong tao na mga ito, mga kapatid, in the New Testament, in the book of Matthew, they were wise men. They pursued. They came from the genealogy, from the chronology, from the bloodline of Daniel, one of the wisest men ever lived. The wise men pursued their dreams to see the baby Jesus. And as we all know, in the book of Matthew, they were asking, where was the baby born?
it was written in the old manuscript, in the Old Testament, that Jesus Christ, the King of the Jews, shall be born in Bethlehem, in Jerusalem. Where is that? We don't know. But as they were pursuing, mga kapatid, that's the star turned up. Moses had the audacity. Sabi ni Moses, Panginoon, masyado na tayong close. Can I see you? And God said, unless you die, no one can see the Jehovah Yahweh. But what I will do, Moses, I will put my hand on your eyes, and while I pass through, you will see my back. Moses was excited to see God. What about you, mga kapatid? Are you excited to pursue your dream? Meron pa bang momentum sa inyong mga pangarap? Amen, mga kapatid? Kayo ba, mga kapatid, do you seek the face of God? Ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, if you seek my face, I will hear from heaven and I will heal your land. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, pagagalingin ng Diyos ang ating buhay, ang ating lupain. You have to pursue, mga kapatid. Pursuit requires patience. Kailangan, mga kapatid, tayo ay may pasensya. Mahaba ang pisi. Hindi yung lagi nagmamadali. Amen? Mr. Sanders, there was a man called Colonel Sanders. And after the World War II, mga kapatid, this man tried to start a business. Marami sa mga pinuntahan mga business, mga kapatid. But while he was applying for a job, he kept losing the job. Nagsimula siya ng isang business, nag-plop. Until the end of World War II, mga kapatid, he started selling chickens. At the age of 65, mga kapatid, he sold his chicken recipe. 65 years old. Nagbebenta siya ng mga recipe ng kanyang chicken. He was turned down 1,009 times. 1,009 times he was rejected. On the 1,010th, Sister Arlene, this man, Colonel Sanders, there was a man who received and accepted that his chicken is tasty, that his chicken is nice, and then he's open to invest with his chicken recipe. At the age of 69, Colonel Sanders started KFC. From that time, he never looked back. He started to franchise, and now, many decades after, KFC has become a multi-billion dollar industry. In Mark chapter 2 verse 4, mga kapatid, there was a paralytic. Itong paralytico nito, mga kapatid, was brought to Jesus, carried by 4 men. And since they were unable to get to Jesus, they cannot get through the crowd, they uncovered the roof. Inalis nila, mga kapatid, yung bubong. And as we all know, Brother Ben, that the roof in the Middle East are not like the roof in the Philippines. Hindi lang yero ito, Sister Alice, ha? These are cement. But in the book of Mark, the 4 men uncovered, destroyed, ripped off, in other translation, the roof, just to see Jesus. That's how strong their faith. That's how they wanted to pursue their dreams. They wanted this paralyzed man to get healed as soon as they get crossed. They get to the front of Jesus. And as they were pulling down the paralyzed man, Jesus said, you are healed. I want you to keep pursuing your dreams, mga kapatid. Caleb, at the age of 85, Caleb was one of the 2 good spies. And 40 years after, as they entered the promised land, where still inhabited by the giants,
like yesterday we were studying the book of Deuteronomy, one of the giants there is Og, one of the genealogy of the Anakites. But Caleb, at the age of 85, Sister Elaine, you will think that he would say, okay, mga kaibigan, I'm 85 years old, matanda na ako, pwede bang ibigay mo na lang sa akin yung mga barabarangay dyan? No? Caleb said, mga kapatid, ang sabi niya, mga kapatid, please give me this mountain filled with giants. He still have the courage, the strength to pursue the mountain. Please give me the mountain. I'm encouraging you, mga kapatid, to pursue your dreams. The only thing that will stop you from pursuing your dream is nothing but you. I remember Oral Roberts said, the most dangerous time in your life is when you don't have a need. Get a future so big that today becomes so small, that today becomes so tiny. Because you know what, mga kapatid? You are commanded by God to become more. You are commanded by God to increase. God has an expectation from you to increase and flourish and thrive and succeed, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, kayo ay nagtatagumpay. Kayo ay dumami. In the book of Genesis, Jesus said, God said, go, replenish, multiply. In the New Testament, Sister Alice, anong sabi ng Panginoon sa mga servant? There was that unforgettable story about the wicked servant. When this servant refused to use the talent and the gifts, a curse, yung sumpa, came upon him because he did not multiply. Hindi sa dumami eh. Could it be, Brother Matt, that God has placed you in the United Kingdom? Could it be, Sister Isa, that God has placed you in Italy so that you become more? So that you become a blessing. So that you become a blessing not only to yourself, not only to your family, not only to your community, but also to the kingdom of God. God expects you to become more. God wants you to flourish. Amen, mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon kayo, mga kapatid, ay sumagana sa buhay. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay mahirap. Amen, mga kapatid? Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirap. Taas ang kamay ng mga mayayaman. Amen? Tatanungin ko kayo for the first time, kumusta na kayo, mga kapatid? Ito mayaman. Sa pangalawang pagkakataon, kumusta na kayo, mga kapatid? Sa pangatlong pagkakataon, kumusta na kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. A financial... Mga kapatid, tapos na ako. I'm going to finish this. A financial harvest is all about you. It's all about the glory of God. Not merely you being blessed, but you have to become an instrument of blessing to those people hurting around you. Marami, mga kapatid, na naghihirap sa Pilipinas. Kaya napapansin ninyo, few months ago, I decided to ask you, I decided to collect some cash para magpakain tayo, mga kapatid, ng ating mga frontliners. I think we have spent 300,000 pesos. And this is not to brag. Nagpakain tayo, mga kapatid, ng mga frontliners. Nagpakain tayo ng mga police, ng mga sundalo, ng mga nurses, ng mga barangay tanod, mga barangay captains, nagpakain tayo sa mga ospital. At mga kapatid, the reason why I want you to pursue your dream, para maging pagpapala kayo sa mga iba, yung mga taong naghihirap, mga taong wala, mga taong hindi pinagpala. And mga kapatid, learn to give, not because you have, but because you know how it is to have nothing. Matuto kayo magbigay, mga kapatid. Dahil alam ninyo, talastas ninyo ang buhay, ang pakiramdam ng mga taong wala. The boy who had 2 fish and 5 loaves. Imagine the boy did not give, did not learn how to give that fish and the loaves. God will not have the opportunity. He could have said, akin lang to, lunch ko lang to eh.
ang isang born again Christian, mga kapatid, ay hindi makunat. Amen ba, mga kapatid? Sister Gay, nandiyan ka ba, Sister Gay? Amen, amen. Pag ikaw, Sister Gay, ay naghanap ng iyong magiging lifetime partner, hahanap ka ng hindi maku. Alam mo yung mga maku, Brother Ben? Yung maku, at saka yung kori, naku, ang hirap niyan, yung bagkat, yung pagka, yung dudukot, ang hirap magbabayaran na. Naku, ang hirap dukutin. Naku, parang, naiwanan ko yata ang aking wallet eh. Eh, sige, ikaw na muna magbayad. Lagi na lang ganun. Yung mga makuku, hindi yan galing sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos, Sister Jocelyn, mahilig dumukot, mahilig manlipre. Mahilig maging pagpapala. Kakain tayo. Sige, kain tayo. Halika. Kain tayo makakain. Oh. Hindi. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Amen. Amen. Hindi yung ang isang walang born again Christian ang lagi nagpapalibre. Ang born again na naglilibre. Amen ba? Kung ikaw ay Kristiyano naman, kapatid, hindi ka mahiling magpalibre, ilibre mo naman ako, dai. Ang born again Christian, mga kapatid. Halika, ililibre kita. San tayo? Starbucks? San tayo? Gusto mo? Kain tayo sa labas. Halika, ilabas natin ang lamesa sa labas ng bahay. Kakain tayo sa labas. Bakit? Naabot mo ang iyong mga pangarap. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na ikaw ay maging pagpapala sa iba. Hindi ka kabigatan. Amen ba, mga kapatid? Kung mag-holiday ka at may pupuntang ang kamag-anak, abay, huwag ka maghanap kung saan ka matutulog. Maghanap ka ng hotel. Ibigay mo ang address. Itong address ko, Carlton Hotel, room 702. May pupuntang kamag-anak sa probinsya, hindi yung kabigatan, ayaw kang papuntahin dahil pag dumating ka, puro ka kabigatan. Maganda, pinaghahandaan nila, namimiss ka nila, excited sila dahil pag dumating ka, ang dami mong dalang pagpapala. Oh, di ba, mga kapatid? O sige, pupunta ako na mas bate. Ay, naku, kailan ka pupunta? Ay, naku, my God, mag-holiday ako. Sigurado, masaya na naman to. Hmm. Eh, pag mag-holiday ka, may mga Kristiyano kasi mag-holiday. Naku, naku, ate, meron akong ginagawa eh. Hindi ako po pwede dahil ano, maraming dahilan. Bakit? Pag dumating ka, puro problema at kabigatan. Magdala ka ng isang sakong bigas para hindi ka pabigat. Magdala ka ng ulam. Amen. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Para hindi kayo katakutan ng tao. Mahirap yung kinatatakutan ng kapwa. Amen ba, mga kapatid? Kaya babaguhin ninyo. Ang mga born again hindi mahilig sa tawad. Hindi hiling ng hiling. Pag sinabi 100 pesos ang kilo, 100 pesos, may tip pa. Amen ba? O, may nagla-like na naman. O, kita nyo? Tama ako, mga kapatid. May nagla-like dito, Brother Mate. Ibig sabihin, tama si Pastor Don. Amen ba, mga kapatid? Hayaan mong kumita ang iba, Sister Juday. Kaya nga nagtitinda para kumita eh. Tapos ikaw naman ang gugustuhin mo. Kuhanin ng kuhanin, pati tubo. Eh di wala nang kinita. Amen ba, mga kapatid? Ano pa sabi nitong two blind man, mga kapatid? There was two blind man in the book of Matthew chapter 20. Ang sabi nila, Jesus! Jesus, have mercy on us! Jesus! Jesus! Maawa ka sa amin! Sabi ng dalawang bulag. Jesus came. And Jesus said, what do you want me to do for you? Of course, Jesus knows what they need. They are blind. But Jesus literally, actually asked, what do you need from me? And Jesus is asking the same question to you, mga kapatid. What do you want God to do for you today? How you answer is how God responds. Pwede mo sabihin dito na, Panginoon, gawin mong makatotohanan ang aking mga pangarap. Kaya ako, mga kapatid, si Sister Joy, naglinis ang kapo sa bahay namin. Sister Joy, nakita mo ang aking picture sa aking toilet? Nakita mo ang picture ko sa aking pinto? Nakita mo ang picture ang aking pangarap sa aking kitchen? Nakapaskil yan, mga kapatid. And if you, I'm inviting you to my house. Magkape-kape tayo dito. Ibang lasa ng kape namin din eh, Sister Judith. Masarap. May gatas na krema. Oh. Magkapi-kapi tayo. Pwede na next month, Pastor. Next month, sige, mga kapatid. Open ang bahay ni Pastor doon. Gusto kong maranasan ninyo, mga kapatid. Ang pangarap ninyo ay naaabot. And you have to respond to God's asking you that question. Joy Hanlin, what do you want me, Jesus said, to do for you? And it's up to you to say the word. Panginoon, gusto kong magkaroon ng visa. Panginoon, gusto kong makapagtapos sa aking mga anak.
Panginoon, gusto kong makuha ang aking anak. Panginoon, gusto kong ganito. Panginoon, gusto kong makapagpagawa ng bahay malapit sa dagat. Panginoon, gusto kong makaganito. Panginoon, gusto kong... You have to say, you have to pursue your dream. Amen, mga kapatid, Sister Marcel Tumilden. The book of James, mga kapatid, ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi ko nito kagabi. The book of James says this: you receive not because you ask not. And in the original manuscript, mga kapatid, in the original manuscript, Sister Cecil, it was translated in the old, in the New Testament, that the prayer in that context was sick and weak. May sakit at mahina. May mga panalangin kasi, Sister Arlene, na may COVID-19. Yung mga panalangin na may COVID, mahina ang panalangin. You have to ask big from God. Huwag kang humingi ng bahay kubo, Brother Matt, sa Diyos na may gumawa ng langit at lupa. The God that we serve, our Father in heaven, is the creator of the universe. He is a sovereign God and He can give you whatever you need. Pero tama ang sabi ni Brother Johnny, you have to be like this with God. Ganyan kayo, Brother Matt. Pag ganyan ka ng Diyos, Sister Cecil, sabi ng Panginoon, ask me anything. Anything. Hindi sinabi Sister Alice ng Panginoon na ask me something. Hindi sinabi ng Diyos na ask me a little bit. Ang sabi ng Diyos, Sister Christy, ask me anything in my name. And I will do it because you believe in me. You have to pursue your dreams. Ako, mga kapatid, naabot ko na yun eh. You see, mga kapatid, I'm still a junior lawyer. Sabi ko nga sa inyo, may nag-email sa akin na isang sikat na leader ng mga Pilipino. Sabi niya sa akin, Don, why? I met many senior lawyers, Filipino lawyers and Nigerian lawyers, and I met them. They are saying that, are you better than them? Sabi ko, no, I'm not. I did not say that I'm better than them. I don't know what you're talking about. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Amen. Amen. I don't know what you're talking about. Now, why are you able to win those cases that they refused to handle? Sabi nila sa akin, bakit nahawakan mo yung mga kaso na in-refuse nila pero hinawakan mo, napanalo mo? Bakit mo napapanalo yun? Ano sekreto mo? Ikaw ay bagong abogado pa lamang. Bata ka pa. Marami ka pang kakainin bigas. Gas. Sabi ko, ay siya, pasensya na. Hindi naman ako nagyayabang sa kanila eh. Bakit? Sabi ko, unang-una, bakit ba nila tinanggihan yun? Alam ko ba tinanggihan nila yun? Pag nagpunta pa sa akin ng kaso, sasabihin ba nila sa akin na, ay, tinanggihan ito ni attorney ganon? Hindi ko alam. Pag nagpunta sa akin ng kaso, nakita ko ang kaso, inassess ko, kaya ko, lalaban ko. Eh, so happen, nananalo. Hindi ko alam kung bakit nananalo. Tanungin mo ang judge. Tanungin mo ang mga ganito. Hindi ko alam. The company that I was working for, they are employing at least 7 senior lawyers. And these are qualified lawyers ahead of me, like 15, 20 years ahead of me. There are 7. You know what, Sister Cecil? Ito, mga kapatid, I'm without arrogance, I'm saying this with respect, okay? The company said to me, and the company is giving me 5 times more salary than the rest of them combined. 5 times the rest of them combined together, of the senior lawyers ahead of me, pag samasamahin sila, ang sweldo nilang lahat, 5 times ng sweldo kong binibigay sa akin ng company. That's why ayaw kong katakutan yung mga kapatid na bibigyan niyo si pastor at magta-tides kayo ng 20 pounds, ng 2 pounds. Kapatid, it's not... When Brother Johnny and the rest of our Bible teachers are preaching about the Word of God, we're not asking you to give us the money. We're asking you to plant the seed so that you become a prosperous child of God. Gusto kong magtanim kayo upang kayo rin, mga kapatid, ay makita ninyo ang ligaya ng buhay. Hindi para kuhanan kayo, kundi gusto kong makita rin ninyo ang ginhawa ng buhay, because
I am a recipient. I have achieved. I have reached. I pursued my dream. And I'm now living my dream. Gusto ko mga kapatid, ganun din ang ma-receive nyo. Amen mga kapatid. Gusto kong maabot nyo yun. Gusto kong maranasan din ninyo na maging pagpapala kayo sa iba. Gusto kong makita ninyo mga kapatid na pagtingin nyo sa bank account ninyo, hindi yung overdraft. Sino ba yung nagpatuto sa atin dati ng overdraft? Ang overdraft, ibang overdraft. Ang overdraft, Sister Christy, O-V-E-R-D-R-A-F-T. Overdraft. I mean, nagpatuto dito, Pastora Madeline, ay ako yung overdraft. Yung overdraft, as in talagang drop, D-R-O-P. Iba naman ang D-R-O-P sa D-R-A-F-T, ang overdraft. Draft. Yan mga kapatid ay parang facility ng bank na ikaw ay pinauutang. Pagka hindi ka nakabayad, sample ng 50 pounds, yung banko, pautangin ka ng 50 pounds, overdraft facility. Eh may nagpapatotoo dito eh, ako mga kapatid, overdraft na overdraft. Eh siya talagang overdraft na overdraft. Bagsak na bagsak, bagsak na talagang, kumbaga sa bagsak na italagang malalim na malalim pa sa hukay. Ang pinakamaganda mga kapatid sa naabot ang pangarap, pagtingin mo sa bank account mo, Sister Arlene, my God, totoo nga sabi ni Pastor Don, totoo sabi ni Bishop, totoo sabi ni Pastora, eto, payaman ako ng payaman. Eto Lord, magtatanim uli ako. Magtatanim uli ako, Panginoon, sa iyong iglesia. Panginoon, magiging pagpapala uli ako sa iba. Panginoon, magpapakain ako ng mahihirap. Panginoon, magiging bahagi ako ng mga missionary. Panginoon, magpapakain ako ng mga bilanggo. When you plant the seed, God sees His image upon you. God sees Himself in you. Nakikita ng Diyos, mga kapatid, yung katauhan niya sa iyo. Because God is the first giver. Amen, mga kapatid? Naabot niya yun eh. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na abutin natin ang ating mga pangarap. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Because the God that we serve is a more than enough God. He is our El Shaddai. Anong sabi Panginoon ng Ephesians 3:20? Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. He can do more than you think. Do not give up your dreams. Huwag, kapatid. May mga pangarap ka, isulat mo yan. Importante mga kapatid na nakasulat ang iyong pangarap. Sister Gay, importante na nakasulat ang iyong pangarap. Ilagay mo yan sa iyong wall. Panginoon, I would like to be blank. Ano yung blank na yon, Sister Lorraine? Lord, I want to have blank. Ano yung blank na yon, Sister Jocelyn Marcel Tumilden? Brother Matt, Sister Jeneline Conception, ano yung blank na yon? It's up to you to put that word into that blank and make God work for you. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, do not give up. Amen, mga kapatid. You have to pursue your dreams. Have the courage to pursue your dreams. Have the courage to become a history maker. Have the courage, mga kapatid, to become a different person. Amen, mga kapatid. Make your mark in this generation. I want you to become a history maker. Because I want the world to see that you are a child of God. You are blessed because you have a mark of a champion. If you believe that God can make your dream, you have a mark of a champion. You have a mark of a champion. Jesus makes you a winner. Hindi ikaw ay anak ng Diyos, Sister Maribik, para maging talunan. No. Ikaw ay anak ng Diyos upang magtagumpay. Ang sabi ng Panginoon, you are more than a conqueror. You can pursue and you can take over. Makukuha mo at maabot mo ang iyong mga pangarap. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.